Lord, tunay Panginoon, sa presensya mo, Panginoon, kami ay lalakas. Sa banal mong dugo, Panginoon, ang aming kasalanan, Panginoon, ay lugas. Maraming salamat, Ama, sa pagmamahal mo sa amin. Salamat, Ama, sa mga pagkakataon, Lord Jesus. Sa aming pagkahulog, Lord Jesus, ay hindi mo kami pinabayaan, Lord God. Hindi mo, Panginoon, Panginoon, pinabayad sa amin ang lahat ng aming mga kasalanan, kundi ikaw ang umakyat, Panginoon, sa lahat. Salamat, Ama, sa pagkakataon, Lord Jesus, na binigay mo sa amin. Sa aming mga pagkukulang, Lord Jesus, ikaw ang nagpupuno nito, Lord. Tunay, Panginoon, kung wala, Panginoon, ang iyong dugo, hindi kami, Panginoon, makapanatili, Lord Jesus. Hindi kami, Panginoon, Lord Jesus, makalapit sa iyo. Lord, salamat, Lord Jesus, sa pag-ibig mo sa amin. Kaya kami, Panginoon, Lord Jesus, nagkaroon ng lakas at nagkaroon ng lakas loob, Panginoon, na tumawag sa iyo. Salamat, Ama, sa pagpapatawad mo sa amin. Lord God, sa gawaang ito, Lord Jesus, sa live streaming, Panginoon, tunay, Panginoon, naaalala ko, Lord Jesus, na noong unang lockdown, Lord Jesus, ay nililingid sa iyong kalaman, Panginoon, na napaalis kami, Lord. Ngunit, kaka-anniversary lang namin, Lord, ito na naman, Panginoon, hallelujah. Pinawala na naman, Lord Jesus, ang church gathering. Ito na naman ang unang Wednesday, Panginoon, Lord God. Na-plain lang, Panginoon, na live streaming lamang. Ngunit, Lord Jesus, hindi ito, Panginoon, nagpapahinto, Panginoon, sa iyong salita na marinig sa bawat isa sa amin. Dahil ito, Panginoon, ang kailangan namin. Ito, Panginoon, ang nagpapalakas sa bawat puso namin. Ito, Panginoon, ang nagpapalakas sa bawat pananampalataya namin, Panginoon. Kailangan namin kayo, Lord Jesus, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, Panginoon. Kahit nasaan man kaming dako, Lord Jesus, kailangan namin kayo, Lord God. Salamat, Ama. Ikaw, Panginoon, Lord Jesus, hallelujah, ang magsalita. Gamitin mo lang, Panginoon, ang aking tinig. Gamitin mo lang, Panginoon, Lord Jesus, ang kukunting lakas na galing din sa iyo. Lord, gamitin mo, Panginoon, ang buhay at ang katawang ito upang mangusap ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin sa live streaming, Lord Jesus. Panginoon, ikaw ang maghawak sa internet, Lord God. Napalakasin ito, Lord Jesus. Dahil ito pa lang, Panginoon, ang kailangan namin ang iyong salita. Salamat, Ama. Ikaw, Panginoon, ang magpapala, Lord Jesus, sa amin. Lord, maraming salamat. Inaasahan namin, Lord Jesus, at sinampalatayaan namin, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon, ay narito ngayon. Dahil sabi mo nga, Lord Jesus, isa o dalawa na nagtipon-tipon sa iyong pangalan ay narinto ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Lord, kahit saan mang sulok, Panginoon, sa Pilipinas, Lord Jesus, sa ibang bansa man, Panginoon, Lord Jesus, ay naroon ka, Panginoon, hallelujah, kasama sa amin. Salamat, Ama, pinabalik po namin ang lahat po rito sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Magandang gabi sa inyo, mga kapatid, sa live streaming. Tunay, kung naalala ko, mga kapatid, hallelujah, Wednesday, yung unang lockdown na napaalis tayo. At kaka-anniversary lang natin sa unang sa live streaming natin, live streaming team. Pagkatapos ng anniversary, bumalik na naman yung pagpipigil sa church gathering. Ito na naman yung unang Wednesday na pinahinto yung church gathering. Ngayon, hindi naman, mga kapatid, na mapapahinto ang salita ng ating Panginoon Kristo at gumamit ng paraan, hallelujah, ang ating Panginoon upang makapagpatuloy siyang mangusap sa bawat isa sa atin. Dahil alam niya, mga kapatid, na ito lamang ang magbibigay sa atin ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Amen. Babasa ako ng scripture. Amen. Sa Hebreo 9:11-12.
But Christ being come in high press of good things to come by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to see, not of this building. Neither by the blood of goat and calf, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Amen. Hallelujah. At dito sa Hob 19:23-27, speaking of redemption. Sabi dito, O that my words were now written on that they were written in a book. 24, that they were driven with an iron pen and laid in the rock of the forever. 25, for I know that my Redeemer lives, and that he shall stand at the latter day upon the earth. 26, and the tooth after my skin worm destroy this body, yet in my flesh shall I see God. 27, one I shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not another tooth. My reins be consumed within me. Amen. Hallelujah. Jesus, thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Mari na po tayo makaupo. Amen. Sa live streaming. Tunay mga kapatid, hirap na hirap ako, no? Hallelujah. Hindi ko na talaga makikita. Amen. Pasensya na kayo mga kapatid. Mga kapatid, bali, maisi lang ang ating pag-usapan. Hallelujah. Mangungusap ako, fellowship by redemption. Amen. Ngayon mga kapatid, kung titingnan natin, hallelujah, pagsabihin nating fellowship, ang dami ngayong mga tao, mga kapatid, na naghanap ng fellowship. Ang dami ngayong mga tao, mga kapatid, na naghanap ng Diyos dahil alam nila may Diyos talaga. Siguro kung mayroong tao na hindi naniniwala sa Diyos, ilan lang yon, mga kapatid. Pero madalas makaramihan, mga kapatid, naniniwala na mayroong Diyos. Ngunit, ganun lang ba kadali, mga kapatid? Mga kapatid, kung titingnan natin, hallelujah, maraming mga fellowship ngayon. Ngunit, hindi tama ang pundasyon. Hindi tama ang pundasyon nila, mga kapatid. Hallelujah. Ngayon, kung titingnan natin, hallelujah, para sa akin, mga kapatid, pag hindi tama ang iyong pundasyon, hallelujah, once na mayroong mga problema na dumarating sa bawat isa, hallelujah, magigiba yan, mga kapatid. Mahina, mga kapatid, ang fellowship na walang pundasyon. Hallelujah. Kailangan ito, mga kapatid, hallelujah, na may pundasyon na tama para may fellowship na tama. Hallelujah. Amen. Ngayon, titingnan natin mga kapatid, ang salitang Christian, mga kapatid, hallelujah. Bali, kung titingnan natin, sikat yan. Hallelujah. Madalas, hallelujah, kapag meron akong nakausap, madalas nilang sabihin, Kristiyano din ako. Ngunit, ang mga suot nila ay hindi ayon
kay Kristo. Hallelujah. Kaya maraming natitisod sa salitang Kristiyano. Amen. Hallelujah. Dahil mali ang pundasyon nila, mga kapatid. Hallelujah. Ngayon, mga kapatid, ang pinaka-reason, hallelujah, na nandito tayo sa ibabaw ng mundong ito, hallelujah, para maglingkod sa ating Panginoong Kristo at mag-worship sa Kanya. Hallelujah. Amen. Ngayon, mga kapatid, hallelujah, sabi ko nga, kapag hindi tama ang pundasyon, hallelujah, kapag mayroon tayong nagagawang mga kasalanan, hallelujah, karamihan, mga kapatid, hallelujah, ang mga taong ito, nagpaparamdam, nakikiramdam, mga kapatid, hallelujah. Kung yung iba, hallelujah, tatagal-tagal muna, hallelujah, hindi magpakita, ngunit kung naramdaman na nila na okay na, saka pupunta sa church, hallelujah. Ngunit hindi tama talaga, hallelujah, ang pundasyon nila sa fellowship ng bawat isa. Kasi nakikiramdam lang siya at mayroon siyang kasalanan na hindi hiningi ng kapatawaran ng totoo sa kanyang puso. Mayroong daladala siya sa kanyang puso, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sa mga bagay na yan, mga kapatid, masasabi ko, sayang ang time sa atin, hallelujah, kung mayroon tayong puso, hallelujah, na kalooban na itinatago na sama ng loob sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Kailangan mong bumalik sa salita, mga kapatid, dahil walang ibang pundasyon kundi ang salita lamang ng ating Panginoon Kristo, kundi ang kanyang dugo lamang, mga kapatid. Hallelujah. Wala nang iba, mga kapatid. Amen. Sabi nga sa message, mga kapatid, hallelujah, you have got to start back to the foundation you get to build a new place, not patch up the old one, build a brand new one. You got to come back, start right, and the reason you see so many faulty mistakes, so many people and different people who profess Christianity. Hallelujah. Ito yun, mga kapatid, ang dahilan. Hallelujah. Kaya marami sa atin, mga kapatid, hallelujah, amen, maraming mga tao, hallelujah, na kapag iba ang ginagawa natin sa sinasabi natin, mga kapatid, na sinasabi natin na Kristiyano tayo at iba naman ang ginagawa natin, hallelujah, ito yung nagsasabi na Kristiyano ba yan? Hallelujah. Dahil iba ang kanyang ginagawa ayon doon sa kanyang sinasalita. Hallelujah. Amen. Ngayon, sabi naman dito sa message, mga kapatid, you know now this is kind of a little bit hard, but you are the only Bible that many people will ever read. You Christian, your life is the only Bible that men, a lot of men and women will ever read. Just the way you act and do so, Christian are supposed to be a living example of what Christ is. Amen. Hallelujah. Pagsabihin mong Kristiyano, hallelujah. Hallelujah. Kahit nasaan ka, mga kapatid, hallelujah, ikaw yung buhay na Biblia. Amen. Isang example kung papaano namumuhay si Kristo sa buhay mo, sa bawat isa, sa bawat Kristiyano. Amen. Hallelujah.
Kaya maraming natitisod sa salitang iyan. Dahil maraming hindi tama ang pundasyon. Hallelujah. And if Christ is in the human heart, then hell certainly live this own life. For Christ is in you, and the Spirit of Christ be in you, then you become a new creature. Hallelujah. Sabi nila, mahina daw ang katawang ito. Amen. Hallelujah. Sabi nila, mas maraming mabuti sa labas kaysa sa atin. Okay. Sabi ko nga, mga kapatid, hallelujah, siguro maniniwala ako noon na may mas mabuti sa akin na nasa labas nung hindi ko pa natanggap si Jesus Christ. Nung hindi ko pa natanggap ang salita ng ating Panginoon si Jesus Kristo. Ngunit nung natanggap ko na, mga kapatid, wala nang hihigit sa buhay ko. Tanungin ko kayo, may higit pa ba sa buhay ni Kristo? Wala nang higit sa buhay ni Kristo. Once natanggapin mo ng totoo ang ating Panginoon si Kristo, wala nang higit sa buhay mo. Wala nang mas mabuti sa iyo. Dahil wala nang mas mabuti kay Kristo. Mayroon pa ba? Wala nang mas mabuti kay Kristo. Hallelujah. Amen. Kaya salamat sa ating Panginoon na hindi niya tayo pinabayaan, mga kapatid. Hallelujah. Dahil sabi nga sa Mateo 5:13-14, hallelujah, ye are the salt of the earth. Hallelujah. But if the salt have lost his sabor, hallelujah, amen. Ano pa bang gamit ng asin kung wala na siyang lasa? Tapakan na lang ng mga tao. Hallelujah. Amen, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon. Amen. Kaya may mga tao, mga kapatid, hallelujah, sabi ng mensahe, now a man can have an intellectual faith. Mayroong intellectual faith. And there is where most people get today, calling themselves Christian. The reason you see such carrying on as you do under the name of Christianity, it's only intellectual faith. But do you mean by intellectual faith, brother? This is, man believe unto salvation, now faith cometh by hearing of the word of God. Amen. Hallelujah. Now I could preach the word. You could accept it. See? That's all right. Yeah, I believe that. Well, now, if that's all the farther it ever goes, then you'll never get very far with God. Intellectual faith. Hallelujah. Kaya pala, hallelujah, may mga tao, hallelujah, na hindi gumagaling. Hallelujah. Amen. Dahil intellectual faith lang yung nandun sa kanila. Hallelujah. Ipagpipray mo, hallelujah, hindi siya gumagaling. Bakit? Hindi talaga siya naniniwala. Hallelujah. Sa prayer. Dahil lumalaban ang kanyang kaisipan dun sa panalangin. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Dahil yung bulag ba yun, hallelujah, na kahit nung pinagpipray siya ni Brother Van Ham, hallelujah, na sinasabi na
gumaling na siya, kahit walang, hindi siya nagpa, nagpagapi doon na naramdaman niya na hindi pa rin siya nakakita, pero sinasabi niya palagi, hallelujah, hallelujah, magaling na siya. Walang nagagawa ang ating Panginoon, kundi binuksan ang kanyang mata. Amen. Hallelujah. Tunay, mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. It's because they only have an intellectual view of it, what their mind conceive, but the mind will reason. The mind will see. I cannot be, I am no better. My sense of sight, see that my arm is no straighter than it was yesterday. My sense, what feeling say, I don't feel any different than I did yesterday. Amen. Hallelujah. Naglalaban na kanyang kaisipan. Hallelujah. Katutong paniniwala doon sa Diyos. Hallelujah. Reasoning mental theology will reason out, see. Well now, with a minute, I believe that foolishness, see, your reasoning that intellectual faith will do that. Hallelujah. Amen. Kaya, hallelujah, malaki ang kaibahan. Hallelujah. Amen. Sa totoong pananampalataya at sa kakayahan ng tao at doon sa kakayahan ng doktor, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Naniniwala ako sa doktor, mga kapatid. A gift yan na binigay ng ating Panginoon sa kanila. Hallelujah. Amen. But when once that pit comes down into that compartment down here, it shall never question this up here. At all, it's absolutely a fact, and it agree with every divine word of God. Hallelujah. Ngayon, hallelujah, kung mayroon kang ang totoong pananampalataya, mga kapatid, hallelujah. Amen. Hindi na nag-iisip yun. Once na sasabihin mo, hallelujah, hallelujah, magaling ka na, magaling ka na. Walang kinalaman doon, mga kapatid, yung, hallelujah, symptoms. Hallelujah. Amen. Kaya marami akong patutuo sa sakit, mga kapatid. Hallelujah. Siguro hindi naman tayo lahat ganun. Hallelujah. Marami akong naranasan tungkol dyan, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Ngunit pinagaling ako ng mayroong time. Hallelujah. Mahaba ding time. Pero naniniwala ako, hindi ako kayang tiisin ng ating Panginoon Kristo. Ito lang, mga kapatid, ha? Hallelujah. Saan ba nanggagaling talaga ang sakit? Hallelujah. Nanggagaling ang sakit, kaya tayo nagkasakit, mga kapatid. Hallelujah. Dahil sa kasalanan. Hallelujah. Kaya tayo natatakot, mga kapatid, dahil sa kasalanan. Amen. Hallelujah. Itong pandemic na ito, mga kapatid, hallelujah, hindi kailangan na manghina tayo. Isa lang ang nagpapahina sa tao, mga kapatid. Hallelujah. Once na meron kang hindi nagawa ayon dun sa salita, siguradong manghihina at manghihina ka. Yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sabi ng mensahe, now in the beginning, when God made the man to worship Him and leave God taking care of him, feed him, man had a perfect fellowship with God. There was nothing wrong. God came down in the evening and took to Adam and Eve. What a beautiful picture. No harm. Nothing could harm them. No sickness could ever come to them. Didn't even know what sickness was. Didn't know what old age was. Hallelujah.
didn't know what being a heart was. They could be heart. They was in a presence of omnipotent power of God, which held them a control and guided them by His Spirit. There was nothing could harm them. Amen. Hallelujah. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Nung hindi pa nagkasala ang tao, hindi nila alam ang sakit. Hindi sila nahirapan. Hallelujah. Amen. Yan ang katotohanan. Nagkasala lang ang tao. Hallelujah. Kaya nawala tayo sa tamang fellowship ng ating Panginoon Kristo. Amen. Yan ang katotohanan. Hallelujah. Ngunit ganun pa man, mga kapatid, nagkasala tayo, hallelujah, ngunit hindi tumigil ang ating Panginoon at hindi niya tayo pinabayaan. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Bagkus, mga kapatid, nagkasala tayo, may hinanda siya para sa atin. Pag-usapan natin yung hinanda niya para sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Kung titingnan mo ito, mga kapatid, hallelujah. Bilang isang tao, hallelujah, kapag pinangakuan ka, mga kapatid, hallelujah, masaya ka. Hallelujah. At lagi mong nakikita yung pangako na isang tao sa'yo. Amen. Ngunit, madalas, kapag ang tao ang nangako, mga kapatid, hallelujah, napapako yan. Ngunit, kapag ang Panginoon ang nangako, hallelujah, hindi kailanman mabibigo yun, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Amen. Sa John 14:2, hallelujah. In my Father's house are many mansions. Hallelujah. Amen. Na Bible study ng ating pastor ito. Hallelujah. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yun ang pangako ng ating Panginoon Kristo. Hallelujah. Mga kapatid, pagpasensyahan nyo na ako sa pagbabasa ko dito, mga kapatid, ha? Talaga ang titigas ng dila ko, no? At saka, sabi ko nga, hallelujah, na ano ko, nung nag-aaral ako, mga kapatid, hindi ko talaga siniseryoso ang pag-aaral ko. Hindi talaga. Kaya nung dumating ako dito sa Maynila, parang nagsisisi ako, bakit ganun? Dahil hindi talaga ako nag-i-exam, mga kapatid. Pag nag-i-exam ako, kaya hindi ako siniseryoso dahil hindi ako nag-i-exam, pero ako ang nag-check ng mga nag-i-exam, mga kapatid. Dahil kaano ko yung teacher. Doon lang ako nag-i-exam, habang nag-check ako sa mga question paper nila, saka ako nag-i-exam. Di ba? Kaya, ngayon, sabi ko nga rin, kasalanan ko rin yun. Pero hindi ko naman masabi yung kasalanan ng teacher ko. Patay na rin siya. Napakabuti lang din ng teacher ko doon. Kaya lang, hindi tama siguro yung pagkaano. Pero mali din ako, mga kapatid. Hindi ko talaga siniseryoso. Natapos ako ng fourth year, mga kapatid. Isa lang ang notebook ko. Pagdating ng, ano ba yun, clearance, saka ako nagpapasulat sa mga kaklase ko. Sila ang pinapasulat ko, mga kapatid, kasi hindi ako nauubusan ng pera noon. Nagbabayad lang ako. Kaya, ano lang sila? Oo, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, ito ngayon ako. Hirap na hirap magbasa, nakita nyo. Kaya sa mga bata, hallelujah, sa mayroon pang pagkakataon, hallelujah, mag-aral kayo. Mga kapatid, hallelujah. Habang mayroon pang pinag-aral kayo ng inyong mga magulang, magpapasalamat kayo, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon sabi ng message, mga kapatid,
Ang sabi dito sa sinasabi, hallelujah, nang binasa natin sa John, ang ibig sabihin doon mga kapatid, a body, a dwelling place, hallelujah, na hinanda niya sa atin. For the scripture verify the same things. And see, if the earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting. You see it? Hallelujah. Kapag masira man, hallelujah, ang katawang ito, mayroong hinanda ang ating Panginoon na katawan, hallelujah, na hindi na kailanman nagkakasakit, mga kapatid. Hallelujah. Kaya salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Mortal being is the only one who lives in a mortal habitation. A mortal being live in a mortal habitation. Then the place that we go into until we return back is not a place of brick and mortar of a clay or precious stone or jewel. It's place of a condition that we move out of this dimension that we live in to into another dimension, and it's a house, a tabernacle, a dwelling place. Hallelujah. Amen. Kaya hindi nila maintindihan, hallelujah, ang ating Panginoon, hallelujah, nung nandun pa siya sa Israel, mga kapatid, hallelujah, na isabi niya, hallelujah, gigibain niya ang templo, hallelujah, na imagine yung templo na yun, mga kapatid, na ilang taon, hallelujah, ginawa niya yun, katos sasabihin lang niya, gigibain lang niya, at ibibuild niya, hallelujah, sa 3 araw lamang, hallelujah. Amen. Hindi niya yun naintindihan, mga kapatid, hallelujah. Amen. Hallelujah. Jesus said, destroy this temple and I'll raise up the 3 days. And the truth, he was speaking of the Solomon temple, but he was speaking of his own body. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ngayon mga kapatid, sa message na naman, and he has gone to prepare a place for every believer. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And at the very moment we step out on this mortal regions, we don't go out into meat or some spiritual spirit, but we go into a tabernacle, a dwelling place, and that might be right here in his building this morning, and a place that no other radio activity or nothing could touch. It's there, solely fixed by God alone. Hallelujah. Amen. Hallelujah. He has risen from the dead. He lives among us today. And he wants fellowship back with his people again. His great majesty, his glory is now spreading forth, and he is desiring to fellowship again with his people like he did in the Garden of Eden. Hallelujah. Amen. Ngayon mga kapatid, hallelujah, dahil nalayo tayo sa kanya, mga kapatid, hallelujah, dahil sa pag-ibig niya, hallelujah, sa atin, hallelujah, nag-desire siya na muli, hallelujah, makipag-fellowship sa atin. Hallelujah. Amen. Papaano, hallelujah, mga kapatid, hallelujah. Ngayon, nagpadala siya sa pamagitan ng fivefold ministry, mga kapatid, hallelujah.
pinadala niya to sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Para bumalik tayo sa tamang fellowship. Para bumalik tayo sa tamang salita, sa salita ng ating Panginoon. Dahil walang tamang fellowship. Hallelujah, mga kapatid. Liban sa salita ng ating Panginoon Kristo. Kaya may mga pinadala ng mga preacher, hallelujah, ang pulled ministry, hallelujah, para makabalik tayo, hallelujah, na walang iba, walang ibang tamang fellowship, kundi sa ating Panginoong Hesukristo lamang, mga kapatid. Amen. Ngayon, mga kapatid, hallelujah, naaalala ko, mga kapatid, hallelujah, sa tamang fellowship, hallelujah, mayroon tayo, mayroon itong mga proseso, mga kapatid. Kung titingnan natin, kung maalala natin, hallelujah, yung Bible study ng ating pastor noong lockdown, mga kapatid, kung makikita mo, hallelujah, may kong crystal sea, and then na 24 na upuan na mayroong nakaupo, hallelujah, the 12 patriarch, and then 12 disciple, liban kay Judas na pinalitan ni Pablo. Tama po ba? Hallelujah. Amen. Hallelujah. At mayroong pito na Spirit of God. At mayroong apat na pinakamalapit sa upuan ng ating Panginoon Kristo na mukhang mga beast na sinasabi. Hallelujah. Amen. Yun yung anointing ng ating Panginoon Kristo. Ngayon, hallelujah, maraming gustong mag-fellowship. Maraming gustong maglingkod sa ating Panginoon. Pero kung wala ka sa proseso, mga kapatid, hindi ka makapag-fellowship ng totoo sa ating Panginoon Kristo. Kaya nandoon yung laging takot. Amen. Laging takot sa puso natin. Hallelujah. Kaya mayroong proseso, mga kapatid. Hallelujah. Kung nalimutan natin yan, pwedeng i-Bible study muli. Hallelujah. Dahil tama, mga kapatid, hallelujah, ang totoong foundation, pundasyon sa ating pananampalataya din, mga kapatid, ay yung Bible study. Kaya kailangan, hallelujah, hindi, aywan ko lang sa inyo kung talagang napakagaling nyo kapag nagsalita ang ating pastor at nagba-Bible study, hallelujah, nakukuha nyo kaagad at nalalagay nyo kaagad sa kaisipan nyo. Sa akin talaga, hindi. Imagine yung Bible study ni pastor, pag isusulat ko yan, 2 days, 3 weeks, 2 days, aabot pa ng 1 week dahil sumasakit na yung mata ko. Amen. Ganun katagal, mga kapatid, hallelujah. Pero ganun pa man, hallelujah, amen. Masaya ako na kapag sinusundan ko, lagi kong nakakasama, hallelujah, ng ating Panginoon dahil sa pagbabasa ko. Masaya ako roon, mga kapatid. Hallelujah. Ito lang ang nagpapalakas sa akin palagi. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ko nga, mga kapatid, hallelujah, napakahirap. Para sa akin, mahirap akong mangaral. Nakita nyo naman, hirap akong magbasa. Hallelujah. Kaysa ipamumuhay ko na lang yung salita. Mas madali akong sumunod, mga kapatid, kaysa magpapasunod. Dahil kapag ako ang magpapasunod, hindi. Ewan ko, mga kapatid. Hallelujah. Ubus kayong lahat. Pasensya na kayo, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Madali akong sumunod, mga kapatid. Sabi nga nila, ako yung law-abiding citizen. Ang bilis kong sumunod, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Ngayon, mga kapatid, sabi ko nga kanina, hallelujah, paano tayo makabalik, hallelujah, sa tamang worship, sa tamang pundasyon, mga kapatid, hallelujah. Ang sabi ng ating propeta dito, mga kapatid, hallelujah. Amen. Pakilagay ito, says, hallelujah. Now listen close. Here is how you get into this fellowship. How do you get it, Brother Branham? Nagtatanong, hallelujah. Amen. Parang tinatanong niya sarili niya, hallelujah.
kung may magtatanong sa kanya, how do you ever get into this fellowship? Truth is, shedding of the blood. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sabi niya rito, not from some experience. Hallelujah. No, sir. Not from some mental emotion. No, sir. Not from some body exercise. No, sir. Then things are all right, as good as they may be, but yet that's not the foundation truth. Hallelujah. Amen. Ano ang tamang pundasyon? Leave that seat ever here to one side till you get back here, right back here, till you get to the altar and all old things pass away. A peace that passes all understanding comes until you can hit no more. You can envy no more until something that makes you love the worst enemy you ever had. Hallelujah. Kaya natin yun? Mangyari yun. Hallelujah. Amen. Ngayon, naririnig ko, madalas naririnig ko, ang swerte naman niya, eh, kalaban ko na nga siya, mamahalin ko pa siya, lalo na pag-ipag-pray mo. Hallelujah. Hindi siya maswerte, mga kapatid. Alalahanin niyo, ang ating Panginoong Jesucristo, ang espiritu ng ating Panginoon, hindi nagdudwell sa maruming puso, na mayroong daladalang hinanakit. Hindi nagdudwell ang ating Panginoon doon. Ngayon, kanino pabor yun? Sa mga pusong malinis na walang sama ng loob. Hindi pabor yun sa kaaway natin. Kundi pabor yun sa atin na nagmamahal sa ating kaaway. Para walang takip at walang pag-alinlangan ang ating mga prayer. Naranasan niyo ba na kapag may hinanakit kayo sa kapwa-tao at mayroon kayong daladala na sama ng loob, hindi kayo makapag-pray? Tama po ba? Hindi. Amen. Hallelujah. Yan ang katotohanan. Kaya pabor sa atin yun, mga kapatid. Hallelujah. Hindi pabor sa kanila. Amen. Amen. You ever had, not imagination, something that I'll keep you from talking about the neighbor, persecute you, something that make those love, those who despitefully use you, I'll make you free for those who are indifferent and ugly towards you, that the foundation. Amen. Hallelujah. Ito daw ang totoong pundasyon sa totoong pag-worship sa ating Panginoong Kristo. Yun ang katotohanan. Dahil mga kapatid, once na umiro, wala kang tinatago. Hallelujah. Malaya kang makipag-usap sa ating Panginoong Kristo. Malaya kang humingi kahit anong gusto mo na magpapabuti sa iyo at ibibigay ng ating Panginoong Kristo. Walang pag-alinlangan yun, mga kapatid. Yun ang katotohanan. Hallelujah. Dahil once, mga kapatid, na mayroon tayong tinatago sa ating puso. Amen. Hallelujah. Hindi tayo totoong nakakapag-pray. Hindi tayo malaya na kumausap ng ating Panginoon. Hindi totoo. Huwag na tayong, mga kapatid, hallelujah, pasensya na kayo. Yun ang katotohanan.
Once na mayroon kang hinanakit sa ating kapwa, mayroon kang tinatago, hallelujah, na nagawa, amen, hallelujah, na hindi mo kinumpes, yun ang magpapipigil sa'yo at yun ang magpapahina sa'yo. Pero once na hindi mo maihayag yan, once na hindi mo maihayag ang gawa ng kaaway, mga kapatid, dudurugin ka ng kaaway, unti-unti, hanggang sa mawala ka. Amen. Hallelujah. Yan ang gusto ng kaaway, mga kapatid. Nagtatago tayo ng mga kunti-kunting kasalanan. Hallelujah. Anong oras na ba? Amen. Hallelujah. Amen. Tunay, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Kung papaano, hallelujah, ang pandemic na ito, mga kapatid, hallelujah, sabi nila, totoo naman, hallelujah, yung iba nahirapan, lalo na sa mga walang trabaho. Ngayon, ito masasabi ko, mga kapatid, ibabandilyo ko to sa inyo, mga kapatid. Kung may mga kapatiran man, hallelujah, kung sakali man na wala kayong pagkain, sabihin nyo lang kay pastor. Amen. Huwag kayong mag-alinlangan na sabihin kay Pastor John Esegera. Hallelujah. Hanggat may kinakain yan, hallelujah. Amen. Ibibigay at ibibigay sa inyo. Okay ba yun, Pastor? Amen. Hallelujah. Hindi kayo pababayaan ng ating Pastor. Amen. Sabihin nyo lang, huwag kayong mahiya. Basta pagkain niyang, hindi kayo magugutom. Kahit ilang taon pa ang pandemic na ito. Hanggang sa mag-aantay tayo. Hindi tayo magugutom. Amen. Sabihin nyo lang kay Pastor. Binandilyo ko na sa inyo yan. Amen. Kaya salamat sa ating Panginoon. Ang pandemic na ito, mga kapatid, hallelujah, tunay na piniprepare lang tayo sa tamang destination natin. Amen. Hallelujah. Kaya, ang dami kong naranasan, mga kapatid, hallelujah, sa pandemic na ito, bago pa man ang pandemic, at saka yung itong pandemic na ito, mga kapatid, hallelujah. Mananampalataya lamang tayo at maging tapat tayo, hallelujah. Nakikita nyo to sa live streaming, itong dalawa na ito. Amen. Hallelujah. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Maging tapat lang kayo. Subukan nyo ako. Mismo ang ating Panginoong Hesukristo. Mismo ang ating Panginoon na sa langit na may-ari ng lahat. Ang nagsabi, subukan nyo ako. At ibibigay ko sa iyo ang pagpapala. Bubuksan ko ang durungawan ng langit. At ibibigay ko sa iyo ang pagpapala na walang paglalagyan. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya salamat sa ating Panginoon. Hindi nagkulang ang ating Panginoon Kristo, mga kapatid. Kailangan lamang natin bumalik sa tamang pundasyon ng ating, hallelujah, pananampalataya, mga kapatid, upang magkaroon tayo ng tamang fellowship sa bawat isa. Hindi fellowship na magkakampi-kampi para durugin ang isa, kundi fellowship na magkaisa. Hallelujah. Naalala na natin yung Linggo, mga kapatid? Hallelujah, yung pinangaral. Hallelujah. Ano English yun eh? The power in unity. Hallelujah. Totoo, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Totoo naman talaga, mga kapatid, na may power talaga ang unity. Hallelujah, mga kapatid. Ngunit, siguraduhin nyo lang, mga kapatid, hallelujah, na ang unity na yun ay unity sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil once na unity yan, labad doon sa salita ng ating Panginoong Hesukristo, hindi magtatagal yan, mga kapatid. Dudurugin ang ating Panginoon yan, mga kapatid. Kaya salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Tapos na ako. Hallelujah.
Amen. Kaya, ulitin ko nga, hallelujah. Once na kapag tinatawagan ako ng ating pastor, nung sa totoo naman, nung ang ating kapatid, hallelujah, sabi, pupunta ng Makati. Tahimik na ako, ano-ano na sulok, hindi muna ako tumatawag sa ating pastor. Baka biglang mag-ano sa akin, hallelujah. Hindi muna ako tumatawag talaga sa akin. Hindi ako tumatawag niyan pag ano, pag mayroong akong naramdaman na ano, hallelujah, na baka sabihin, uy, Brother Nick, ikaw muna ano. Nagulat ako nung tumatawag siya gabi, pastor, no? Wala akong pag mahina ang ako. Oh, kasi wala, ang Panginoon naman ang mangusap eh. Hallelujah. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Kahit mangaral ka man, umano sa kaisipan ko. Hallelujah. Kasi merong mga sinasabi na ang gagaling mag-preach, mga kapatid. Hallelujah. Ngunit nalaman na mayroon palang mga ginagawa. Hallelujah. Ano? Ito lang masasabi ko sa inyo, mga kapatid. Hallelujah. Totoo ang mensahe. Walang problema sa mensahe. Ang may problema lang, tao. Yun ang katotohanan. Hindi naman tayo ang pinahirapan niyan. Hindi ang Panginoon ang niluluko niya. Kundi ang sarili niya. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Kaya inatasan tayo, mga kapatid, ng scripture, ng salita ng ating Panginoon Kristo. Hindi tayo titingin dun sa tao, kundi titingin dun tayo sa salita ng ating Panginoon Kristo. Yun ang katotohanan. Kaya salamat, hallelujah, salamat sa ating Panginoon, hallelujah, sa pagsama niya sa atin. Amen. Nawa, hallelujah, nakapagbigay kunting kalakasan sa bawat isa sa atin. Pinaulit sa akin, kung mayroon mang nagugutom, hallelujah, sa atin, tawagan niyo lang si Pastor John Esigera. Amen. Ulitin ko. Inulit ko yan. Hindi kayo magugutom. Kahit habang ang pandemic na ito, mga kapatid, tatagal pa na ilang taon, hindi kayo magugutom. Tawagan nyo lang si Pastor John Esigera. Hanggat may kinakain si Pastor, hallelujah, kakain din tayo lahat. Amen. E salamat sa ating Panginoon, hallelujah, sa mga prayer, amen. Hallelujah. Pasensya na kayo, mga kapatid, hallelujah, medyo humaba, hallelujah. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Na sinamahan niya tayo. Hallelujah. Ngunit, hallelujah. Sabi ko nga, hallelujah. Sa mga prayer, mga kapatid, kung titingnan natin, hallelujah. Kaya lang nagkaroon ng karamdaman ng isang tao. Hallelujah. Dahil nagkasala ang tao. Amen. Ngunit, nung nagkasala ang tao, hindi rin niya tayo pinababayaan, mga kapatid. Kung paniniwalaan natin, hallelujah, hallelujah, ang ating Panginoon Kristo, mayroon siyang ginawa sa atin. Hallelujah. Kung ikita nito ang emblem na ito, hallelujah. Tingnan niyo lang to. Hallelujah, mga kapatid. Sabi niya, sa kanyang mga latay, tayo ay nagsisigaling. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Sabi nga ng salita, hallelujah, amen. Sampalatayaan mo lang na walang pag-alinlangan. Huwag mong labanan sa iyong kaisipan, mga kapatid. Kundi kung anong sinasabi ng ating Panginoon, yun ang mangyari sa iyo. Amen. Hallelujah. Isalamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Prayer request, hallelujah, amen. Buti na lang, hallelujah, Tagalog. Amen. Good morning po, Pastor. Pasama lang po sana ako sa personal prayer nyo po na ingatan po ako ni Lord sa trabaho lately po kasi panay po ako. Ah, okay. Okay. Amen. Hallelujah. Sa kapatid naman, good afternoon po, Pastor John. Pwede po pakisama sa prayer request si Earl Patrick Diaz. May COVID siya at naikot na po lahat ng hospital. Ayaw po siya tanggapin. Nawa ay pag
pagalingin siya ni Lord, makita niya ang kapangyarihan at kabutihan ng Panginoon. Maraming salamat po. Tunay mga kapatid, hallelujah na. Wala kasi talagang ano eh, walang gamot ang COVID mga kapatid. Palakasin mo lang yung immune system mo. Wala talaga. Kasi meron na kaming kapitbahay, umabot yung gastos nila na kulang 1 million, tinatanong ko siya, ano namang gamot? Hallelujah. Wala, binibigyan lang siya ng vitamin C para makalaban dun sa ano. Kasi namamatay naman ang kusa daw yun. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Kaya kusa siyang gumagaling. Immune system lang ang ano dito. Hallelujah. Amen. Yun ang katotohanan. Hallelujah. Amen. Kay si Susan Lauerta from Malati. Amen. Good evening, Sister Susan. Amen. Prayer request ko po, patigil ang paglalagas ng aking buhok hanggang waistline po buhok ko. Anong waistline? Waistline po buhok ko. Ito pala. Manipis po siya. Salamat po. Amen. Hallelujah. Amen. Kay Sis Auring Calixto from Australia. Hallelujah. At yung pahabol na prayer request, pasama po ako sa prayer, divine protection po sa workplace ko po dahil mayroon ng mga nag-positive sa ibang department namin like accounting, lahat po sila positive at naka-isolate at sa ngayon ayaw pa din kami payagan mag WFH. I work from home. Maraming salamat po and God bless. Hallelujah. Pastor, bless morning. Please include my husband, Mervin Saturay, sa prayer niyo po. Positive po siya sa COVID. Ngayon lang po, I claim healing in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Sister Wilma Saturay from Malati. Amen. Sister Wilma, siya yung ano? Amen. Hallelujah. Please pray for me. Got a bad dream about Jeanette. Si Sister Cathy Baldwin. Amen. Hallelujah. Gandang gabi po, Pastor. Pakisali naman po sa prayer yung uncle ko na Antonio de la Cruz at ang tita ko po na wife niya, Arlene de la Cruz, na nasa hospital po ngayon dahil positive po sa COVID. At under coma po yung uncle ko ngayon at nag-alala po ako sa pamilya ko sa Isabela dahil isang compound lang po kami doon. Salamat po, Pastor, and God bless. Kay Brother Mark de la Cruz from Japan. Amen. Hallelujah. Amen. Shalom po, Pastor. Pwede niyo po ba akong ipanalangin din ngayon gabi? Confused po kasi ako ngayon lalo na patungkol sa kaligtasan ko some compromise kung nagawa. Nakasakit sa kalooban ni Lord naway mangusap siya sa akin ngayon gabi sa kung anong dapat kong gawin. Salamat po. God bless. Mangusap nawa ang Panginoon na naramdaman kong nagulimihanan shalom. Kay Brother Harvey Santiago from Prison City. Amen. Hallelujah. Amen. Tunay mga kapatid, hallelujah. Marami tayong prayer. Iba-iba ang prayer natin mga kapatid. Hallelujah. Iba-iba, hallelujah, ang mga pangailangan ng bawat isa. Hallelujah. Amen. Lahat tayo. Mayroong iba-ibang mga pagsubok sa buhay. Mayroong iba-ibang antas, hallelujah, na mapagsubok sa buhay. Pero ngunit, ganun pa man mga kapatid, hallelujah, binigay sa atin yon, hallelujah, alam ng Panginoon na kaya natin yon.
Amen. Alam ng Panginoon. Hallelujah. Tingnan mo si Job, mga kapatid. Kung gaano ka tindi yung pagsubok ni Job. Ngunit alam ng Panginoon. Pinagmamalaki ng Panginoon yun. Hallelujah, si Job. Dahil alam niya, kaya ni Job. Hallelujah. Na malampasan ang pagsubok na yun, mga kapatid. Ngayon, sabi ko nga, manampalataya lamang tayo. Huwag nating labanan sa ating intelektual na kaisipan. Kundi sampalatayaan natin na ang salita na walang pag-alinlangan. Amen. Kung lahat nandito, mga kapatid, hallelujah, para sa panalangin, lahat, hallelujah, ay nakikinig. At nanonood, mga kapatid. Tayo po'y tumayo, hallelujah, at iuko natin ang ating mga ulo, tanda ng pagpapanggumba sa ating Panginoon. Ngayon, mga kapatid, hallelujah, sampalatayaan natin ang salita ng ating Panginoon na walang pag-alinlangan. Subukan nyo, mga kapatid, na subukan ako sa panalangin, mga kapatid. Hallelujah. Kung hindi ko man mabanggit ang iyong mga pangalan, ngunit alam ng ating Panginoong Hesukristo, alam ng ating Panginoon kung sino-sino at anong mga pangailangan nyo ng bawat isa. Sundan nyo ako, mga kapatid. Makalangit na Ama, Lord, isinuko ko, Panginoon, ang aking katawan na mahina. Lord God, naglakas loob ako na tumawag sa iyo. At gawing sakripisyo ang katawang ito. Lord, pagalingin mo, Panginoon, ang katawang ito. At ipaglilingkod ko sa iyo ang natitira kong buhay. Ama, tunay, Panginoon, na nagkukulang ako sa iyo. Ngunit narinig ko ngayon, Panginoon, ang iyong salita. Nananampalataya ako, Panginoon, na pagalingin mo ako. Lord, tunay na may mga doktor, may mga ospital, ngunit tao lang din siya. Ngunit narinig ko, Panginoon, ang iyong salita na ikaw ang dakilang doktor na nagpapagaling sa amin. Sabi mo nga, Panginoon, narinig ko, Lord, na sa iyong mga latay, kami ang nagsisagaling. Salamat, Ama, sa pagpapagaling mo sa amin. Salamat, Ama, na hindi doktor at hindi hospital ang magpapagaling sa amin, kundi ikaw, Diyos, na nakikita at makapangyarihan sa lahat ang nagpapagaling sa amin. Ama, maraming salamat sa kagalingan. Maraming salamat sa proteksyon mo, Panginoon. Tunay, Lord Jesus, na ang buhay na ito, Lord Jesus, liban, Panginoon, na wala ka, ay wala kaming kasiguraduhan. Kailangan namin kayo, Lord. Kaya salamat, narinig namin kayo sa gabing ito na ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang. Ikaw ang Diyos na nagpupuno sa aming mga pagkukulang. Ikaw ang Diyos, hallelujah, na nagpapagaling sa bawat isa sa amin. Kahit salamat, Panginoon, sa pagpapagaling. Lord, ito ang katawan ko. Gamitin mo, Lord Jesus, sa iyong gawain. Gamitin mo ang buhay na ito, Lord Jesus, habang nag-aaral.
nakatay sa iyo. Salamat sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa pagpapakumbaba na binigay mo sa aking puso. Na hindi kailangan akong magmamataas. Dahil wala ako kung wala kayo. Sa pamamagitan ng iyong biyaya, narito kami ngayon. Narito ako ngayon, naglakas loob na tumawag sa iyo. Salamat, Ama, sa kagalingan na binigay mo sa amin. Salamat, Ama, sa proteksyon na binigay mo sa amin. Maraming salamat, Ama. Amen, Lord God. Tunay, Panginoon, na hindi man ako nagbabanggit ng pangalan, ngunit alam mo ang mga pangalan ng bawat isa na nangangailangan sa iyo, na tumatawag sa iyo, Ama. Dahil sinundan niya ako sa aming mga panalangin. Lord, salamat sa pagpapala. Salamat, Panginoon, sa proteksyon. Nakatapos ang iyong gawain, Lord God Jesus, na walang abala. Masaya kami, Panginoon, hallelujah, na hindi tigil ang iyong gawain sa Wednesday ito. Alam mo ang puso namin, Ama. Nakikita mo, Panginoon, hallelujah, ang puso namin. Salamat sa pagpapagaling, Panginoon, sa aming mga kapatid. Salamat sa pagpapagaling, Lord God Jesus. Salamat sa pagbigay protection. Salamat, Ama. Maraming salamat sa pag-ibig mo. Maraming salamat. Binabalik po namin ang lahat. Papurit pa salamat sa pangalan ni Hesus Kristo na aming Panginoong Hesus. Amen. Congratulations sa inyo. Hallelujah. Sa kagalingan na binigay ng ating Panginoong Kristo. Maraming salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Tapos na po ang ating gawain. Hallelujah. Pwede bang awitin natin yung... Meron ba, sis? Yung sinabi ko sa'yo.